Bonuses! Oh, ang i-discuss ko sa araw na to eh yung ano bang mas matipid o ano yung tax advantage sa dalawa. Sino ang may tax advantage between OSD, Optional Standard Deduction, pag registered ka as value-added tax, o itemized allowable deduction pag registered ka sa value-added tax. May pre-selling ho ako nito. Pag bumili ho kayo, tuturuan ko kayo paano humawak ng off-plan kandado na hindi kayo makakandado. Okay? Nandito na rin ho yung template para hindi kayo makandado ng BIR. Kasi yung template na yon ang magpapahinto sa BIR na i-off-plan kandado kayo. Cure is better than... Ah, mali ako naman doon. Prevention is better than cure. Magpe-prevent ho ito. Napakamura lang compare sa public humiliation, pagpapahiya sa inyo, at doon ho sa mga, alam nyo, minimum nalagay, 5 million daw eh, sa off-plan kandado. 5 million! Minimum. Takang pera. Para ka lang ibuksan. So, balik tayo rito. Sir, ano bang magandang, ha, ano ba advantages nito? Ano ba advantages nito? Okay. For example, value-added tax kayo, of course, kung value-added tax kayo, parehas kayo ng babayaran. Sa value-added tax, wala namang epekto yun kasi kinukolekta mo yan sa kliyente mo o kaya sa ano mo eh, sa consumer mo. So, patas lang. Walang tax savings dun. Wala. Ngayon, pagdating ho, sales natin is 10 million. Pareho sila. OSD, 10 million. Itemized allowable deduction, 10 million. For example, ha? Sa itemized allowable deduction, meron siyang allowable deduction nga na 8 million. Cost of sale at administrative and operating expense. OSD, of course. OSD, 40% ng sale. O 40% ng 10 million is 4 million. So, ang taxable income nila is 6 million sa OSD at sa IAD is 2 million. Uy, ang laki ng diferensya, sir. O, etong epekto niyan. Ang tax nito, 6 million is 1.77 million. Ang tax ng 2 million is 490. Totoo yun. Totoo. Pero, kung mapapansin mo, eh, walang tax to eh. So, may tax savings to. Eh, magkano tax savings nito, Mr. Maestro? Ayun, no? 1.28 million. So, mapapansin mo, halos parehas na sila. Diba? So, sa 10 million, parehas na sila. Na ganyan ng rate. So, habang tumataas ang sales nito, lumalaki yung tax savings. Habang tumataas ang sales nito, lumalaki ang tax payments. So, the best na piliin kung kayo po ha, ay wala namang ganong allowable deduction. Optional standard deduction. Okay, kasi merong tax incentive yan. Binigyan ka ng gobyerno. Ha, huwag kayong maniwala na mag-itemize kayo. The best bossing ito. Iyan ho ang preba. At na-explain ko na ho sa inyo. Huwag nyo naman kalimutan. May free events tayo. Yung BIR, open cases. Oops, hintayin nyo lang ho ako sa inyong mga lugar at pupunta ho ako. O kaya mag-apply ho kayo bilang independent producer para magkaroon ho tayo ng negosyo. Partihan tayo sa kikitain, 70-30 tayo. 30 ka, 70 ako. So, huwag nyo kalimutan. Para matanggal ang sakit ng ulo, sakit ng dibdib sa puso. Kasi asar na asar ka na, galit na galit ka na sa mga incompetent CPAs. Ilang beses ka na nga nagpalit ng mga CPAs eh. Ilang beses ka na nagpalit ng bookkeeper. Yung problema mo sa tax, ganun pa rin. So, ini-invite kita na kailangan na magkaroon ka nito sa iyong library. 1,675 pages.
hindi na problema ang paglalagay ng entry sa libro kasi multiple choice na. Okay? So, makakatipid ka sa professional fee ng CPAs, ng bookkeepers. At maiwasan mo lagay kung ang libro mo ay in accordance with the tax code. Kasi ito ay in accordance with the tax code. So, abangan ho ninyo yung susunod ko na nakadikit ditong seminar tungkol sa tax mapping. Kung may problema ho kayo, huwag na ho kayong lumapit sa mga BIR officials kasi bawal ho na sila ay magbigay ng advice. Huwag natin silang itulak na magkasala. May mga consultant na ho na available dyan sa tax mapping. 1,120 pesos lang po ang consultation fee. Napakamura. Okay? Kayo namang mga gustong kumita, mga accountants, bookkeepers, eh, mag-apply na rin kayo as tax specialista. Pwede ho kayong maging independent o pwede ho kayong maging tax specialista accredited ko. Ibig sabihin, ako ho yung mentor nyo pag accredited kayo at ng ETM tao, yung mga tao sa opisina. So hanggang sa muli, marami pong salamat. Kita tayo. Let's balance! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, ayo at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay sa, ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately, ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training, accessible. Kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga training ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, buburahin ko ho to. Meron ho akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo ho yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ah, ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So kung gusto nyo pong maging
tax bookkeeping, tax bookkeeping specialista. Tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaction. So, minamatch na yung transaction, ha, dun sa available entry. Ayan. Ganun din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Oh, available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng Study Now Pay ETM Later. Lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan o, makikita nyo. Ipa-flash ko. Poink! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may offline kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, kalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigate, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, nakaplas ko sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice, o formal letter of demand, o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o mag-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita. Kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English, okay na ho yan. Kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho kasi ho, para ho yung apps, ano, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli, ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.